Okay, titingin doon sa camera kay nag-aaral tayo. Oo. Oh. Hello guys, ito nga pala yung aming morning session, no? Lahat naman ng parents, ito yung kinakaharap ngayon, yung module. Module schooling ba tawag dito? Kung ano naman yung tawag dito. Modular class. So yun guys, Sunday po ngayon. Happy Sunday sa lahat. So nag-aaral po kami ngayon at medyo masakit sa ulo. Lahat ng parents, ito siguro yung ano, parents out there, ito siguro yung mga pinaproblema po ninyo. Lalo na kung wala po kayong pasok, ito po yung gagawin po ninyo. So, samahan niyo po kami habang kami ay gumagawa ng modular class. Ayan, sa mga anak po namin. So, yan. Yan na, sulat na. Grade 5. Ang idea ko mga 2. Sana si, ano mo, sana yung teacher mo. Man! Masulat mo na. Hindi pa. So, wala ano bang susunodin ko? English. English. Napunta sa bangko. Pangalan mo ulit. Ay, anong nakalagay dito? Anong nakalagay dito? Anong sinasabi sa number 1? First, write your name and date. Oh, but for one. You see that? Ay, you can see. So, shout out po sa lahat ng parents na nagka-class po ngayong linggong ito. So, kami, yun po yung ginagawa po namin ngayon. Mukhang maghapon na po ito. Naang. Sunod. Naang. Na. Wala dyan. Date dito sa baba. Ibang araw naman. Siguro 10-27-2020. Ha? 10-27. Na, sulat. Huwag mo idugtong. Ha? Huwag mo idugtong. Pag nakita tapos yun, dito kasi sa... Nakating... Sa number 2. Number 2. Diyan, number 2. Malabo. Malabo o malabo matapok? Malabo matapok. Maliwanag na? Oo, maliwanag. Malabo. Number 2. Malabo mo sa'yo? Ayaw. Tititing mo ako. Ano? Number 2, sige na. Para siyang may fog. Number 2, kung ano yung ginawa natin. Dito. 10, 20, 30, siguro baguhin mo. 20, 20, 30 naman. 20, 30. Tapos, sa baba. Guhit, total. Hindi, dito. Yung total niyan, ilan yan? Oh. Tapos, nakalagay dito. So, ito. Yung... Hindi daw. Write the desired amount of your withdrawal in words pala. Mali. In words pala na. In words. So, saan yung ballpen ko? I don't know. Ito pa mo. So ito ang ilalagay mo. Fireproof. 1,000 Yes. Lagyan mo ng tulto. Ay, naku. Lalaro talaga. O, ito naman sulat mo. Tapos anong sinasabi dito? Sa number 3. Finally.
affix your signature on signature line, stamp or form, but don't this only until phantom can witness your signing in. So dito, maglagay ka, lagay mo sa number 3. Dito ka maglagay ng number 3. Tapos maglagay ka ng guhit. Na kamay. Maglagay ka ng guhit. Pamati, maglagay ka ng guhit. Tapos maglagay ka dito sa baba ng signature. Ng signature. Ilagay mo yung signature sa baba ng guhit. Ibig mo. Huwag mo eh. Signature daw. Kasi lahat ng signature laging sa itaas, hindi sa ibaba. Una-unahan ka na naman. Tandaan mo lagi ang signature laging nilalagay sa itaas, hindi yan sa ibaba. Ayan. Signature mo dyan. Ang sabi ko, sulat mo yung words na signature dito sa baba. Tapos pera sa taas. Signature na kla word. Wala mang sinabi si dad na signature. Tinuro ko na nga sa'yo eh. Signature. Pati spell di... So guys, ganun po talaga. Hindi mo maiwasang mainis, magalit sa mga anak ninyo kapag tinuturoan nyo sila. Normal lang po yun ha. So dito sa taas. Makinig Gabriel. Magbabasa ako ng story o ikaw magbabasa. Oh, sabi oh. Makinig sa babasahing kwento at sagutan ang sumusunod. So guys, siguro relate po kayo sa problema namin ngayon. Isulat sa patlang ang letra ng iyong sagot. Makinig ha. What's more na tayo? Hiling ni Joven ang gumuhit. Gumuguhit siya more? Ng puno. Tao, hayop, fill up kung ano-ano pang nakikita niya sa kanyang paligid. Batid niyang magaling siya sa paligsakan. Siya ay laging nangunguna. Kasi dapat maghiwalay kasi tayo suggested. Nangunguna. Gayunman, lagi niyang sinasanay ang kanyang kakayahan. Dahil lagi pauunlarin ang kanyang talento dito, ay mawawala iyan sa iyo sa tuwing naiisip niya. Lalo niyang pinaghuhusay ang kanyang ginagawa. Using suggested information. Yeah. Ito. Ito yan, hilig ni Joven ang gumuhit. Hilig daw si Joven ang gumuhit. Gumuguhit siya ng puno, ilalagay mo yung bank account. Kung kanina yung ilagay natin na bank account. Kung ano-ano pa. Yung 10 number. Ayan, yung mga nakikita niya sa kanyang tapos, paligid. Tapos ito yung alam niya magaling siyang mag-drawing. Alam ni Jope na magaling tapos, siya mag-drawing. Tapos yung inwards. Sa mga pa-contestant, siya ay lagi nananalo. Pero kahit gano'n, lagi siya nagpa-practice sa kanyang sa kanyang talent. Dahil laging pauunla rin ang iyong talento ay mawawala iyan sa iyo. Sa tuwing naiisip niya, lalo niyang pinag-uusay ang kanyang gawain. Pag naiisip niya daw yung mawawala yung kanyang talent ka, lagi na siya nagpa-practice. Yan, number one. Ano ang iba pang tawag sa pagguhit? A. Pagkulay. So, B. Pagpinta. C. Pagdrawing. Una kasi ang sinabi nila suggested information. So tayo magpapalitan. Nakalagay naman dito suggested information. So pwede namin itong palitan ng sarili namin. Oh. Diba? So, hindi. Suggest. Yan ang gin-suggest. So ganyan lang namin ito. Pero dapat isaktong format nyo. Dapat isang ganyan, isang papel eh. Hindi na kailangan isang papel kasi lima lang naman yan, no? Kasi kapag mag-withdraw ka, lagyan mo ng date, bank account, pangalan, tapos in words, tapos in figure. Oh, so hindi na kailangan. Sige na, isa yun, lagyan mo na. Gab, A. Ano ang iba pang tawag sa pagguhit? A. Pagkulay. B. Pagpinta. Yan, sulat C. Mo pagdrawing. July. Oh, hindi July 1, 2020. Number 2, magiging pagtingin ka dito ha, magiging magaling kaya si Joven sa pagguhit kung hindi siya nagsasanay? Sige na. Magiging magaling kaya si Joven kung hindi siya nagpa-practice? A, opo. B, hindi po. C, ewan po. Ewan, bakit ewan? B na. Bakit hindi po? K.
Tapos ang tanong mo, magiging magaling kaya? Magiging magaling kaya si Joven sa pag-uhit kung hindi siya magsasanay? Magiging magaling kaya siya? Hindi siya nagsasanay, magiging magaling kaya siya? Tapos ababa. Hindi po. Kasi kailangan mag 10,000 pesos. Practice. Mag-practice. Number 3. Anong katangian ang mayroon si Joven? A. Masipag. B. Matyaga. C. Mabait. Mabait. Mabait? C. Mabait. Mabait. Lagi man siyang nagpa-practice. So guys, hindi na ako nakaka-post dahil sa ano. Ay, matyaga. Ibig sabihin, matyaga siya. To fill out a form is to complete a form by writing the required information on it. There are two forms that the customer used to address the banking needs. One is a deposit slip, which is a small paper form that the bank customer includes with a bank deposit to show how much money he or she put in the bank account. Another is a withdrawal slip, which is a small paper form that has to be filled out before making a withdrawal or money. Moreover, a depositor is a person who deposits or places money in the bank account, whereas a bank teller is an employee of the bank who is charging the head bank customer with their banking needs, such as depositing check or person who makes a withdrawal. As a whole, there are particular forms that you have to fill out as your permanent admission to school or when in person. Concepting in a bank accuracy is a very important part of this program. Tinan mo gabo. Lagi niyang pamatik ka rin. Lagi niyang sinasanay ang kanyang kakayahan dahil lagi siya nagpa-practice dahil lagi niyang naaalala ang sinasabi ng kanyang ina. Kung hindi mo paunlarin ang iyong talento ay mawawala iyan. Kung hindi ka lang magpa-practice ng pag-drawing, pag hindi ka nagpa-practice, hindi ka na marunong. Sabi, ngayon ang tanong, number 3. Number 4 pala, sino ang lagi naaalala ni Joven? Kaya pinagbubuti niya ang kanyang ginagawa. A. Nanay. B. Tatay. C. Lola. Gab, nanguhula ka na lang. Ayan o. Hi, my name is Anna. Lagi niyang sinasanay ang kanyang kakayahan dahil lagi niyang naalala ang kanyang ina. Ngayon, ang tanong, sino ang laging naaalala ni Joven? Kaya pinagbubuti niya ang kanyang ginagawa. A. Nanay. B. Tatay. C. Lola. Pag hindi na story, ikaw na magbabasa ha. Ayan, ang tanong, number 5 na. Ano ang ibig sabihin ng pamagat sa ating kwentong mahusay na kamay? A. Magaling makipagkaibigan. B. Magaling maglaba. C. Magaling gumuhit. What I can do. Ito sa baba, what I can do. Gabriel, pamati ha. Ano ang ibig sabihin ng pamagat sa salitang kwentong mahusay na kamay? A. Magaling makipagkaibigan. B. Magaling maglaba. C. Magaling gumuhit. Ikaw na magbasa. Lahat yan, umpisahan mo dito ulit. Huwag naintindihan eh. Kawa, sige na, sulat mo na. Medyo aning gumuhit. Ilagay mo dito. Dito. Dayahin mo yan. Name. Tapos account number. Name. So, si. Si Peter. Okay, in the name. Nasa sa baba, account number. Si. Guys, so hard.
alam nyo guys, hindi ito yung ano pangkaraniwang, hindi talaga siya yung pangkaraniwang dapat tinuturo sa ganitong grade pa lang. Kasi sobrang ano na siya, sobrang napakahirap. Biro mo, ito yung example na kailangan mo mag-withdraw, mag-deposit sa banko. Pero siyempre, walang experience yung mga bata sa ganitong ano sitwasyon. So, no choice kundi tumulong yung magulang sa pag-answer nito kasi yes, wala silang idea, hindi nila alam yes, ito. Eh kahit nga mismo ako, nalilito pa rin ako, nag-withdraw na ako, nagde-deposit na ako sa banko, pero mahirap pa rin kasi talaga kapag hindi actual yung tinitingnan mo o yung ginagawa mo. Kasi ang nakalagay lamang dito is yung sinusunod mo kung ano yung pinapasagutan nila, which is medyo iba kasi kapag wala yung mismong form ng withdrawal at saka deposit slip. Then, sige na, continue tayo. Masulat mo na yung pangalan niya. Linda Cruz. So, tapat ng ano yan? Gabriel! Ay, naku! Kikita ka dyan, matamad-tamad ka. Makikita dyan, papanuhin ka ni Daddy Hanger. I-speedy ka na naman. Tapos... dito sa taas na, dito sa taas dito ilagay mo yung date na ano March na lang na March. March 1. Alam mo na sa kailan nang basa din March 1 ilagay mo March 1 2020. March. Ano yan? Nakalagay pala dito sa May 28 pala. Pwede naman yan. So bagay sample lang naman. Sige, March 1. 20. Shane. Gabriel, pinagdikit-dikit mo na naman. Tapos yung ano, sobrang layo. Make it fast. Tapos sa baba ng account name, ilagay mo yung oh, layo niyan. Ilapit mo konti. Dito? Lapit mo. Pangalan mo yun eh. Sige. Yung iba pinagdikit-dikit mo. Yung bintura, ilalayo mo. Ilagay mo yung ano. Kasi ang wini-withdraw niya dito, dito na natin example, 3,000. So in figure, isulat mo siya, 3,000 pesos only. 3,000 pesos only. Yung figure na, ibig sabihin ng numbers. Isusunod ka ang 100 peso. Peso, peso. Hindi, mamaya na. Dito tapos, dito kung isusunod yung 3,000 pesos mo. Wala na, sige na. Ayaw na, ito pagbutangan. Emerald, Gabriel! 3,000. Tingnan mo. Tapos sa baba. Pag hindi na story 3,000. Ito na magbabasa ha. Ano kasi 3,000 in figure. Ito pala na. In words to ha. In words. Tapos in figure. Lagyan mo 3,000 peso. Ganyan. 3,000. Pagsasanay to. Ayan o. 3,000. Sulat mo dyan. So, kami na guys ang sumagot, hindi ang 3,000, kulang pa ng zero. Guys, kami na yung sumagot, pero sila yung umana. Nagbibigay lang kami ng idea. Nagbibigay kami ng idea. So, very hard magsagot ka ng ganito. Na wala pang, wala pang experience yung mga anak po natin. So, sunod, assessment. Okay. Assessment. Pagsasanay. Assessment. Direction. You have a savings bank account and you want to put an amount of 2,000 pesos into it with the following cash breakdown. 2,500 pesos in
10,000 pesos using the bank account numbers as well as complete the cash deposit. Magsasanay, Gabriel! Kulang lang isa. Isang sa. Okay. Gawin, naku, sinasayang mo yung pambura. Pagsa, yung N, gawin mong S. Pesos using the bank account number. Binura mo na lahat. Fill out the form. Ayan, mabis ako. I'm so tired. How? Di nga tayo so sweat. Pagsasanay ito. Manuto. Utos to ha. Pakinggan ang teksto. Suriin kung ano ang dapat gawin. Gawin ni Jose. Isulat ang iyong sagot sa loob ng kahon. OMG. Pagkagaling mula sa paaralan ay nagbihis ng pambahay si Jose. Maglalaro sana siya, subalit nakita niyang abala ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Habang inaantay nitong kumulo ang nilutong ulam, ay naglinis ito. Ano kaya ang dapat gawin ni Jose? Ano ka? Ang gagawin? Kung ikaw yung si Jose, dumating ka galing sa school. Tapos pagdating mo, marami akong ginagawa. Ano ang gagawin mo? Jose, ha? Halika na. Anong gagawin mo? Halimbawa, dumating ka sa school. Halimbawa, bid ka na. Katulad ka na ni Kuya. Dumating ka galing sa school, tapos marami akong ginagawa. Napapagod na ako. Anong gagawin assessment mo? Ano na lang, mahaba pa ba ito? Teka, baka di ko masyadong. Gabriel, anong gagawin mo? Kunyari, malaki ka na. Assessment. Tapos umuwi ka ng bahay. Tapos marami akong ginagawa, napapagod na ako. Anong gagawin mo? Okay! Anong ilagay mo? Sulat mo dyan. Tulungan ang nanay. Pasige, date. Date. No, ang ilagay mong date is, halimbawa, mag-invento ka ng anong date na. Ay, sandali mo lang yung date. Meron pa pala dito. Pasige, may ito. Basahin ang teksto. Ano ba yan? Diyos mio, Marimar. Meron pa pala sa baba. Mag-number ka, baby? Okay. Tapos, ilagay mo dyan. Ilagay mo dyan peso. Sunod peso. Kamati ha. Basahin ang teksto. Suriin peso. Kung ano ang dapat sa gawin ni Jose. Iguhit ang masayang mukha. Masayang mukha, Gabriel. Sapat lang nakatapat ng iyong napiling sagot. Ayan. Umuulan noon. Masayang nakatanaw. Oh my God. Peso. Ang gulo naman na yan to talaga. Oh. Hello guys! Happy Sunday everyone! Sulat mo na, baby! Peso. Peso. Sa baba ng peso. Iba naman savings. Pala ito, umuulan noon. Savings. Sulat mo sa savings. Akin na, Gabriel. Sa baba ng peso. This is so hard, baby. Tapos, man. Account it's number. It's so freaking hard. Account number. Sulat mo ito. 1-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 1
Ano ka? What number? 1 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
Gab, concentrate naman, Jesus. Jake.
Diyan, lagay mo na lang Isaiah Vince G. Ventura. Sige, dyan na. Isaiah Vince G. Ventura. Sige na, lagay mo na lang. Tapos ito ulit ang sunod. Pagtatasa to. Ha? Anong susulat ko? Bali, baliktad. G-A-9. Tapos, sa baba ng accounting. Cash deposit breakdown. Tulungan ang nanay. Cash deposit breakdown. Nanay. Api Sandy. Nanay. So sa baba na ito na isulat mo. Paiksiin mo lang ah. Dito magsulat ka dito. Nanay. Pagkasahin mo dito nanay. Sa maiksi. Ayan o, gayahin mo to. Paano yung maging nanay? Sige, nagtagan mo, mag-sounds ka. Okay, dito na, sulat mo na. Diyan. Ito, ito, ito. Diyan ah. Sulat mo yan. Ben? Oh. Denomination. Okay. Ito naman. Pagtatasa to. Ito sa baba. Pagtatasa to. Gabriel! Okay. Tapos dito. Dito banda. Dito. Pagtatasa to. Diyan banda. Mga pieces. Tapos dito, amount. Sa amount. Okay. Ay, kung ano magsagot dyan ha? Sinasabi dito kay Isaiah, makinig ka ha? Yes. Magde-deposit siya. Basahin. Ang i-deposit niya ngayon, 2,000 pesos. 2,000 pesos i-deposit niya. Itong denomination anak, ang ibig sabihin ng denomination, kung magkano yung perang i-deposit. Oh. Ang nakalagay dito, following cash breakdown, dalawang 500. So, ang ilalagay mo sa denomination, ilang peraso? Kasi, 500. So, 1,000 na. Hindi, ilagay mo lang dyan, 500. Kung magkano yung pera na i-deposit, 500. So, ilagay mo, 500 dyan, 500 pesos. So, ilan daw yung kanya i-deposit na 500 pesos? Ito. Lagyan mo dyan, dalawa. Number na lang. Tapos, yung dalawang 500, magkano yun? 1,000. O, 1,000. Dito mo lagay sa tapat din. Umuulan noon. Mati Gabriel, umuulan noon, masayang nakatanaw sunod si Jose na i-deposit niya ay sa batang ilan? Naglalaro sa labas. Sunod nagagaling na lang niya sa sakit, subalit 100. Ilan peraso? Magbubad na sana sa damit. Ano ilalagay mo dyan sa denomination? 100. Sa at pinigilan siya. 10. Hindi siya 10. Pinayagang maligo sa ulan. Tapos magkano ang amount nun? Magdadabog at tapos sa baba noon, nakalagay total cash deposit. B, hindi susunod ang ina at maliligo pa rin mo na sa ulan. Na yun, or C, susunod sa ina dahil alam niya iyon ang medyo tama. Susunod. Total cash deposit. Sulat mo ha. Total cash. Medyo pag huwag mo pa sa ito paglalayo na. Total cash deposit. Sulat mo na lang C. Tapos lagyan mong happy face. Deposit. Ay, B, sandali. So ganito. Lagyan mo na ganyan, oh, ganyan. Yan lang. Gayahin mo to ha, blank, tapos C, tapos happy face. Tapos sa baba niyan. Sa baba niyan, ang ilalagay mo yung this deposit is made and accepted subject to conditions printed on
reverse lapis sides mo. On the roof. So ito na, itong dito sa baba na to, oh! Saan ka ba pwede nito meron dito? Ay, yeah, ah! Top! Asan yung lapis mo, Gabriel? Dito sa baba na. Ah? Dito. Lagyan mo blank. Dito dyan, dyan banda. Maglagay ka dyan ng signature of depositor. Dito na lang banda na. Ayan, lagyan mo ng guhit dyan dyan. Lagyan mo ng guhit. Sa taas yan, sa taas. Sa taas! Dito. Dito, o, dyan. Gabriel! Pag ganun. Masulatan yung ano, o. Dito na, pagsasanay 1. Okay. So, sa taas niyan, isulat mo to. Okay. Pagsasanay 1. Ayan, o, sulat mo ulit yan. Signature of depositor. Kailangan guys, focus na kayo guys. Kasi pag tinuruan na kayo, hindi na kayo niyan tuturuan ulit. Kasi ano, ay, nakoy sa iyo. Daming alam. Sorry. Of depositor. Yan. Yan. That's all you get. Tapos sa taas niyan, pirma mo. Pagsasanay. Guys, malapit na matapos. Yung isa pa lang. Tapos na tayo dito. Tapos na kami din dito. Pagsasanay. So guys, tapos na. Finally! Woo! Woo! Naka-finish na kami. Ito ay English. English. Thank you. Next! Mag-sleep na tayo, guys. Sunod. Lagi? Ayaw ko na. Lalim, mo? Ilan na lang, hindi pa nasasagutan. Ayaw ilan? Apat pa! Ilan ito papasok? Matis. Mama ko na lang magsasagot para matapos agad. Gabriel, saan ka na naman? Apple. Pamati ha, pamati. Tama na yung inyo din, mamaya na mo kayong hapon. Adigat, ayan na lang ng kame. Dito ng kame. Gabriel. Saan ka na? Pamati. Mag-number ka na. Mamaya na dito lang. Dito ka na. Masana yan. Makinig muna dito. Panuto. Ano ang dapat mong gawin sa sumusunod na mga sitwasyon? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Karagdagang gawain. Naiwan ng bukas ang gripo sa inyong lababo. Ano ang sagutin gagawin mo? Sagutin ang tarong sa ibaba. Gawin gabay ang rubric? Ang lagi? Rubric sa pagsagot para makakuha ng mataas na marka. Naiwang bukas ang gripo sa lababo natin. Paano ano nakakatulong ang extra estratehikong lokasyon ng Pilipinas sa pag- Gabriel, wala kang sarili mo. Kasaysayan. Naiwang bukas yung gripo sa lababo. Anong gagawin mo? Turn off. Isasara. Sulat mo dyan. One. Criteria. Isasara. Nilalaman. Bakit? Napakahusay, kompleto at komprehensibo ang nilalaman isasara at ang lahat ng impormasyon. No, guys. No! Matigla. Napakahusay, mahusay, nalilinang. Presentasyon, organisasyon, pabuong. Gusto ko ng hello. Isasara. Ko. Napakahusay, mahusay, nalilinang nagsisimula. Number two na. Pag number ka na, ay nako. Number two. Mati ha. Nasira mo ang laruan ng iyong kaibigan. Anong gagawin mo? Malaki ang may tulong. Hala, Gabriel!
Nasira mo ang laruan ng iyong kaibigan. Anong gagawin mo? So hard. So hard. It's so... Uy, nasa isip mo. Asya na ito. Lapis. Nasira mo yung laruan ng kaibigan mo. Anong sasabihin mo? Sorry? Sulat mo. Hihingi po ng tawad. Hihingi po ako ng tawad. Komprehensibo. Kompleto at komprehensibo ang nilalaman at wasto ang lahat ng impormasyon. Kompleto ang nilalaman at wasto ang lahat ng impormasyon. May ilang kulang sa nilalaman. May ilang kulang. Hihingi mo na. Huwag agad sorry. Gusto mo sorry po? Sulat mo? May ilang kulang sa nilalaman. May sorry. Sa maraming kulang at mali sa nilalaman. Dalawang R yun. Dalawang R. Kasi gusto mo yan eh. Dapat Tagalog. Tutulong sa mga lokasyon ng ating bansa sa pagtutok ng ating kasisayang dahil sa lokasyon na ito nagmadali ang dalawang R tapos Y. Sorry. Why? Malaki ang naging contribution ng bawat mananakop sa bansa. Gabriel, lagyan mong po! Number 3. May pagsusulit kayo kinabukasan. Pagsusulit, exam. Anong gagawin mo ngayon? Halimbawa, may school na. May exam kayo bukas. Anong gagawin mo ngayon? Maglalaro? Mag-aaral? Kakain? Sulat mo. Mag-aaral. Ay, Gabriel! Patagal talaga tayo. Number 3. Mag-aaral. Lagyan mo ng dash. Dash. Anong dash? Like that. Black? Lang? Good thing lang! Kamit nyo, kabuhuan. Buti na black. Ano ang ibig sabihin mo? Pwede na yan! Sige na, sulay pa rin. K-A-B-U-N. Kamit nyo. Bakit mo dinikit? Dito kasi nga, ang nakalagay kasi dito, sagutin ang tanong sa ibaba. Ngayon, wala kasi nakalagay dito kung ano yung ilalagay mo. Kung ito ba, dito ka ba mag-ano, napakahusay, mahusay, nilalaman, sisimula. Walang nakalagay. Ang nakalagay, sagutin ang tanong sa ibaba. Tapos, paano ka nakatulong ang sa akin lokasyon? Hindi ngayon magkadikit. Ulit ni Gabriel. Hindi nga magkadikit eh. Ito na lang ba yung isusulat? Sa naman yun, napakahusay. Sa number one. Wala mo, nakaano na number one. Ayan, Gabriel. Ito number one. Mga hapon pa tumatapos, Gab, sa totoo lang. Guys, time check. Anong oras na? Comment down below. Guys! Gabriel! My brain is bleeding. Same. Mag-aaral. Mag-aaral. Hindi kasi yung magkadikit. Dinidikit mo eh. Gano'n nakaka-stress. Mag-aaral. Criteria. Napakahusay, mahusay, nalilinang, nagsisimula. So, ang nilalaman, kumpleto, ulit ng ulit eh! Presentasyon, malikhain. Sige na, sulat na! Nilalaman. Kumpleto at komprehensibo ang nilalaman ng wasot lahat ng impormasyon. Malikhain na ilahat ang nilalaman at hindi yan, ganyan! Idikit mo yan! Tama na yung kanina, dinidikit mo. Ngayon magkadikit,
ilalayo mo. Organisado at malinaw ang nilalaman ng idea. Kumpleto. Number 5. Number 4. Kumpleto at komprehensibo ang nilalaman at nakita mong walang baon ang iyong katabi sa upuan. Nakita mo walang baon ang iyong katabi sa upuan. Anong gagawin mo? Ibigyan mo? Bibentahan mo? So, sulat mo, bibigyan. Gabriel, concentrate. Is bleeding. So much. Okay. Number 4 pa yun. B, mag-sounds ka para masulat mo. B. B. Lagay mo na lang sa number 1. Ito yeah. Yung number 1. Big. Maraming kulang at mali ang informasyon. Hindi maayos. Big. Ano yung maging big yan? Ia yung tinabi mo. Di ba na yan? Ba. Oh, okay, kailangan natin big. God, organization. Lele. Criteria. Mali pa rin. Matig A. Kabuuan. Rawa lang no, big. Big. Big! So number one. Oh, isang pang big. Big na yan. Ang kailangan natin big, big. Kulang sa nilalaman at may mali. Oh. Mali. Try mo. Hindi talaga tayo matatapos, oh. Tingnan mo, ang dami pa nito. Ayos, organisado. Organisado. Isa pang B. Pakinggan mo nga yung bibig ko. B. Diba? Tapos na. Sunod, big. Ito big. Na lang ba kulang, Nat? Itong, ito na lang? Ito na lang. Na lang. Paano yung magiging big? Anong idadagdag mo dyan? Rubric sa pagsulat ng kalahat. O, G. Isa pang ganyan. Kasi, tingnan mo, oh. B. Big. Big. Kalahata pala itong ilalagay mo na kung hindi magkakas siya. Ay, nako, Gabriel Mariano Garapon. Kalahata yung iano mo. Huh? Isulat mo nga dito, bibig. Sige. B. Kompleto ang nilalaman. Ito sulat. B. Bibig. B. Big. Ma'am, galing ako among us. Hey, Saya. Say properly. Yes. Yes. Tingin. O, oh, basahin mo. Biga. Ang biga. So guys, medyo napakahirap po nung isang ito kasi hindi kasi nakalagay kung ano yung pagpipilian, hindi nakalagay kung dapat ilagay lang yung numero. Kasi yung nakalagay lang dito, sagutin kung ano yung mga nakalagay sa ibaba. Tapos, paano nakakatulong daw. Meron silang parang buod na babasahin pero wala kasing nakalagay dito guys. Kung paano mo siya sasagutan, ilalagay mo ba yung nilalaman ng mga teksto dito sa loob? Numero, number, walang nakalagay. So, manghuhula ka kung ano yung ilalagay mo na sagot doon sa 1, 2, 3, 4. Yun ang ano. Yun yung challenge dito. So, nakakagigil na. Nagagalit na po yung isang teacher. Ayan. Ganon po, kahirap. Basahin mo. Napakahirap, nakakagutom. Dagdagan mo yan. Kailangan mag-Jollibee pagkatapos. Bibig yan. So, ang nakalagay dito guys, karagdagang gawain. Panuto. Panuto ay sumusunod. Panuto, utos. Ako na ito, direction. Utos. So, sagutin ang tanong sa ibaba. Gawing gabay ang rubric. Yung rubric pa lang, di ko na alam.
sa pagsagot para makakuha ng mataas na marka. Comment down below, anong rubric? Kasi sigintigin sa camera eh! Yan. Bibig yan. Paano bibig nakatulong yan ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng ating kasaysayan? Ko po. Anong kinalaman nito? Bibig yan ko po. Rubric sa pagsulat ng talata. Ano yung rubric? Guys, ano yung rubric? Sa pagsulat daw ng talata. So, ibig sabihin... Ingat tayong taga tayo, pwedeng tabi dahil si Gab naguguluhan na rin. Ibig sabihin, talata yung ilalagay. Hagi. Number one. Opo. My brain. My brain. Concentrate ka, Gab, sa dyan sa'yo. My brain. Pakinggan yung iba. Number five na. Napulot mo ang panyo at pitaka ng iyong kaklase. Anong gagawin mo? Tatago mo, ibabalik mo. Babalik. Oh, sulat mo. Ibabalik ko po. I! Concentrate ka dun sa ginagawa mo, ah. Lick. Matig-a. Lick. Lick. Anong lick? Lick, Gabriel. Tingnan mo bibig ko. Ang magkakalayo na naman sila. Ano yan sila? Magkaaway? Itabi-tabi mo. Itabi mo itong isa pang ba. Itabi mo dito. Papa. Hiwa-hiwalay mo. Ba. Isa pang ba. Ilalam. Ba. So, kompleto. At kompleto ang nilalaman at wasto ang lahat ng impormasyon. Yan. May ilang kulang. Concentrate, Gabriel. Lick. Tingin ang tingin sa camera. Tingin ang tingin sa camera. Lick. Oh, sulat mo. Huwag ka tumingin sa akin. Impormasyon, maraming kulang at mali. Oo, inako, bakit ang laki naman yan? Small letter lang, tama yan. Palitan mo yung small mo yan. So dito sa number one, bahala na. Small letter. Lagay mo dyan. L. I just wanna finish this. Four. L. Lagay mo ng four. Naka-close and open parenthesis. Itabi mo siya, itabi mo. Meron siyang ano, close and open at sa loob ng corner. Hindi natin siya big letters. Kayahin mo ito kaya, kayahin mo yan. Kulit naman ni Gabriel. Small letter lang yung L. Saan ka? Ano? Dito ka maglagay sa harap ng one. Sa harap ng one ka maglagay. Anak ka ng tatay at nanay mo. Gabriel, so, tapos small. Tapos sa loob yan, lagay mo napakahusay, litsugas. Napakahusay! Ang saya-saya! Ang saya-saya! Gabriel! Baby, dali lang. Kaya kakain na tayo sa Jollibee. Oh my God! Nagutom na ako! Joke lang. Sa number 2. Hindi mo lang patay gutom. Lagay mo sa number 2. Tama na yung sulat mo. Maliit na L ang kailangan. Hindi kailangan malaki. So, pungit L. Lagay mo dito. Ayan o. No. Maliit sa na L. Number 2. Hindi ka na maharap. Lagay mo sa iya. 3. Oh. Mahusay. Bahala na si Ma'am diyan ang maintindi. Hindi natin maintindihan. Pati si Ma'am diyan rin maintindihan. Sa number 3. Sabay-sabay three lang. Okay. Sa number 3. Number 4. Okay. Number 3. Ilang kulang doon. Hindi na maayos na ilahad ng impormasyon. Babalik ko po. Hindi, maayos. Maayos. Babalik ko. O dito, ko. Number 2. O sa number 3. Ko po. Number 2. Ibabalik. Number 3, number 2. Tama na yan. Burahin mo yung... Bakit may N? Nalilinang. Ilagay mo, nalilinang. Gabriel. Nalilinang. Na.
Lina. Ayan o, ko po. Ayan o. Ulit ko nang sinulat yung ko po. Huwag mong itabi, sos. Guys! Kupo, ito gabo. Pahinga ka muna. Sobra muna, pahinga ka. Kupo. Si Gabi muna. Doon ka. Gawas. Didikit na naman niya yan. Sinabi... Ito lagi, ito lagi, ito. Ayaw, kulit pag, mo. Ay, bawal yun sa ano. So yan na, baby, dali. Eh, adi man ang hanger, adi man doyo. Pampaspeedy. Hindi, makikita sa camera, pampaspeedy. Ang speedy. Adi man, oh, kupo. Kinudugtong niya talaga, di. Ang tikas ng ulo. Mabubutas na yung papel. Ari, Gabriel, ano man, opo. Yes, tapos na ako. Hiwalay mo lang, hiwalay. Hiwalay. O, dito ka banda magsulat. Yan, dyan. Sige na, sulat na. Tapos pag naano siya, gaganyan-ganyan. Sige na, sulat mo na. Hindi nagkoconcentrate. Tumitingin-tingin ka sa camera. Ayun na, pagtingin sa camera. Sige na, sulat na. Last na yan, oh. Oh, last na pala yan. Umaya ulit. Oh, sige na. Umaya ulit hapon, Diyos mio, mariman. Isang araw, isang subject lang. Sige na, sulat na. Kaya para makakaya na tayo, nagugutom na ako. Ayan. Dito, dito, banda. Katabi na naman niya yan. Diyan! Oh, diba? Oh. Kupo nga eh. Diba? Kukupyahin mo na lang, adi, habaw-baw. Ibabalhin mo nga di ubos. Kapoy na yan, so stress na rin yan. Isusulat yan niya, iba na naman. Dito, baby, dyan. Ay, sige. Ay, na. Mama, kung nila magsusulat sa susunod. Ano na? Kapoy na yan, so tingnan mo naman, dami na namin nasulat. Tingnan mo, ang natapos natin, Gab, tingnan mo yung natapos natin, Gabriel. Tingnan mo yung natapos natin. Isa, dalawa, order in the court! Tatlo, apat, kapoy! Anim, anim natapos natin, ha? Ang hindi pa natin tapos, ilan yung natapos natin? So, sa mga parents out there anim. Po, sobrang nakaka-stress anim. Po. Anim, dito pa, isa, dalawa, sitwasyon natin ngayon. Tatlo, kung ikaw ay single parent, pat, single lima, father, single mother, lima na lang po lang natin. Po ng problema po na, ninyo, no? Tulad po namin, dalawa na kami nagtuturo, dalawa lang yung anak namin, yeah. Paano pa kaya dun sa marami? Lima na lang so, po lang sana natin. Naman, suggestion ko lang naman po, sana naman po, kung magbibigay po kayo ng mga... Uy, tama na yung dad? Ganito. Huwag na! Ay, naku. Madali naman yung kaya po nilang sagutin. Hindi! Nasabi ko yung totoo. Kailangan dapat madali ngayon lang. Ngayon lang kay Linggo. Ngayon ko lang tumulong. Order in the court! Guys, salamat. Bye-bye. Kakain na kami, nakagutom. Bye! Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Bye-bye guys, salamat. Pero kung hindi nakatapos. Ayan, stress na. Stress na, stress. Anim lang natapos sa Pilipino. Anim na page lang. Meron pa mamayang hapon, limang page pa. Anak ng teteng. Bye-bye. Bye-bye. Picture mo na. Pilipino ako. Picture mo na, baby. Pagtapos kain, balik tayo dito, ha. What? Balik tayo. Focus mo na. Daddy, bawal pa naman. Ayoko na, ayoko na, bye. Bye-bye. Bye!